So hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl looking at it again for another video. So I'm hype. It's been a month since nung last upload ko, no? And nasabi ko din dun sa last upload ko na yung dahilan kung bakit ako nagiging busy. And nabanggit ko din doon na meron akong sinisimulan na business. So this vlog is about business. It's about small businesses. Super putla ko ngayon. Super putla. Super putla. Super putla. So yan, ang gamit ko is ang quarantine. Meron akong vlog about dyan or dito. And about this product, guys. Ang lahat ng information about this tint. Ganda siya. Ako na yung nagsasabi sa inyo, guys. We also have this. The Beauty Hub. Ayan. Yun siya. Maganda din siya. Maganda siya. Actually, meron ako nito apat o tatlo. Ngayon, nagre-resell ng tint na to. Ayan. Ayan. Maganda din siya. Actually, meron akong apat. And isa-isa silang nawala. Dahil pinamigay ko yung iba. Yes, guys. Nagpapamigay ako ng tint. Dahil yung iba, gusto rin matry yung rin na kaibigan ko. And yung iba naka-close ko. Gusto rin nila matry yung tint na sinasabi ko sa kanila kasi tinatanong nila ako ba't hindi ako bumibili ng lipstick or lip tint dito sa New Zealand. And ayun lang yung sagot ko sa kanila na mas maganda pa rin talaga yung local brand lang sa Pilipinas. And mahilig ako mag-support ng mga small businesses because I know the struggle. And this is Sweet Brat. Meron din akong honest review dito. And oh my God, guys. Meron akong paparating na isa pang box. Actually, dalawang box yon ng Sweet Brat. May na silang bago ngayon. Madami na silang bagong scrub. And meron na rin silang lip tint 2.0. Yan. Abangan nyo din yan. Dahil kapag dumating na yung box dito, i-unbox ko din yan. Ibablog ko din yan. And madami na silang collection. Madami na siyang collection. Promise. Nagugulantang ako sa mga pasabog niya. Kasi ang gaganda. Super ano din talaga siya. Highly recommended. And ayan, ipa-plush ko dito. Yung mga bagong product. You're gonna take this, line right here, line right there, and right down here. Pop open this, add a little here. Don't forget here, swipe it on right there. Ah, gorgeous. Dry lips problem. And super affordable lang niya, guys. Promise. Ano siya? Worth it. As in, worth it na worth it siya. Worth the wait. Gaya yung natry ko yung Sweet Brat na lip tint. Tsaka yung lip scrub nila. Which is ito. Ayan. Konti na lang siya. Actually, bago na to. Kasi yung isa, ubos na. Dalawa yung ganito ko. Actually, tatlo yung ganito ko. No, dalawa. Dalawa yung ganito ko. Ubos na yung isa. And ito, mag-iisa na lang siya. Kasi ginagamit ko siya every month. Once a month ko siya ginagamit. And look, guys. Hindi na siya yung ano, lips ko. Hindi na siya yung nagbabak-bak-bak-bak. Wala na siyang ano. So, highly recommended talaga siya. And meron na nito yung malaki. Meron silang chocolate flavor. Highly recommended. Meron din akong pinagbibilan ng cake. Na, eto, lalabas yun dyan. Yung cake na binili ko para sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. And Lia Kitchen is very approachable. Super bait nung may-ari kasi gagawin niya kung ano yung gusto mo. Lia's Kitchen. Kitchen? With ED. So, Lia's Kitchen. Ayan siya, guys. Super approachable ng may-ari. Super worth it naman daw, sabi nung mga pinagbigyan ko. Kasi sa kanya talaga ako bumibili ng cake. Sa kanya ako nagpapakustomize ng cake kasi, guys, my gosh, sarap din daw talaga. Yung tita ko, binilang ko siya ng cake. Yung bouquet nila. Lalagay ko rin dyan or dito. Yung sa magpa-plush ako ng TikTok video. You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me. Super affordable din niya.
worth it yung price. Medyo pricey yung iba. Syempre, guys, ano ka ba? Effort yun eh. Siya mismo yung gumagawa. So, yeah, super affordable niya. Try niyo na din. Yeah, so ito, ilalagay ko sa description box lahat ng mga binabanggit kong small businesses. And also, meron din akong cloth na galing sa mismo street, which is ito. Mismo street. Yan. Hindi siya gamit na gamit, no? Hindi ko siya ginagamit kasi parang nanghihinayang kong gamitin siya. Makikita niyo yung sa last vlog dito sa Sweet Brat na review ko. Pinakita ko din to and ganyan pa din siya. Once ko lang siyang ginamit kasi nanghihinayang akong gamit. Hindi ko alam kung bakit. Ang ganda! Ang ganda niya. Ang ganda ng quality. And ayan. Ayan. Ngayon yung likod niya. Umorder pa ako sa mismo street ng isa ng dalawa pa na ano na t-shirt para naman yung sa amin mag-jugo. Ganda siya. Maganda yung t-shirt. Maganda ang quality. Pamay na lang po. Charot. Ayan. Maganda ang quality. Highly recommended. Yan. Popping out. Diba? May kita mo. Gusot-gusot pa. Hindi ako nagpa-plancha. Hindi naman mag-plancha. Tapos may ganyan siya. Ayan. Mismo street. And maglalagay din ako ng video na. Shop na yan, si Juan Kawili, ang kumanta ng Mary Kate. Yan, guys, support all the small businesses. And so, ang akin naman, ang pinagkakaabalahan ko naman this past few months, ako ng kaibigan ko si Vane, natanong niya ako once, what made me start a small business? Na hindi ko siya ganong nasagot kasi even me, I ask myself, why? Kasi meron na akong may trabaho na ako. Tapos medyo busy-busy din ako sa trabaho minsan. Lalo kapag 5 days yung ano ko. Pero nagagawa ko pa rin siyang pagsabayan. Siguro talagang pag gusto mo, madaming paraan. Di ba nga may kasabihan yung mga matatanda? Pag gusto mo, madaming paraan. Pag ayaw mo, madaming dahilan. So, ayun. So, ayun lang talaga yung mga... Ayun lang yung dumatak sa isip ko na may isang taong nagsabi sa akin noon na kapag gusto mo, madaming paraan. Pag ayaw mo, madaming dahilan. And this is my business. Ang Glutalipo. Ayan. Glutalipo. Yeah. Ayan. Classic and Gold series. Ha? Slimming drink siya. Madami na rin umiinom nito sa Pilipinas. Kasi I do deliver worldwide shipping. I can do that. IRSL Glutalipo. Slimming drink, and also I also have another one. Actually, ayan, kakaumpisa ko lang nun kasi itong Glutalipo, matagal na siya, probably kasi nasa batch 8 na ako ngayon eh. Nasa batch 8 na ako ng mga box. Nag-uumpisa ako lagi sa 5 kg. Kasi hanggang dun pa lang yung kaya nung sa business ko. Hanggang dun pa lang yung nakakayanan ng pinapaikot ko na pera. So, yeah, believe it or not, ang pinampuhunan ko dyan is yung tira kong pera. So, ayun, meron akong Glutalipo. Kung isa pa na sinisimulan, actually, yung magwa-one month pa lang ngayon yon, yung page ko na yon, which is yung skincare naman, yung e-skincare and said. So, ayun naman, kaya pinaghiwalay ko sila kasi ang gusto ko yung sa Glutalipo, since ayun na yung nakapangalan, sa Glutalipo na lang. And yung sa e-skincare and said, andun naman yung mga halo-halo na pang skincare. Also, mag-i-start na rin ako mag-resell ng mga lip tints. As of now, ang tints pa lang na available sa e-skincare and said is yung sa Brilliant Tint. Ayun pa lang yung available ko kasi nag-uumpisa pa lang ako. Page na yon, and yeah.
And yung pinampuhunan ko dun sa page na yun, galing din sa Glutalife. O, diba? Ang galing. Kasi ako pinapaikot-ikot ko na lang yung pera. Ko na lang yung pera. Hindi na ako gumagastos ng sarili ko mismong pera para sa mga binebenta ko. Sa pera ng business. Ayun yung ginagamit ko para mag-expand pa. So, ayun. And kumukuha ako sa nire-resell ng mga kaibigan ko. Like this. Itong Vitalux. Ayan. Ilalagay ko yung page nila dyan. Nag-resell ako sa kanila. Kaya ari ng page na yan is yung kaklasiko ng grade 7. Sinasabi ko nga sa inyo guys na I do support small businesses because I know the struggle. Very right. From Vitalux. Ayan pa lang ang nakukuha ko sa kanila. Sa kanila panimula. So, ayan. Yan. And dyan sa page na binibenta dyan na whitening soap. Sila yung peeling na kulay black. Na kapag inanom mo is mawawala yung itim ng budhi mo. Madami din binibenta ang Vitalux. Guys, ano lang no, disclaimer lang, itong mga babanggitin ko na mga small businesses ay yung mga binabanggit ko na business is hindi po ako sponsored. Hindi! Yan, hindi po ako. Nag-post ako na magbablog ako and yung vlog na yun, sila yung sikat. Bala ko talagang tumulong sa mga merong mga maliliit na business like me. Nga, kasi I know the struggle. So, ayun. So, in my very small way to help, ilalagay ko na lang siya dito sa channel ko. Nga, mag-start na tayo. Ito, si LJ. Re-reseller siya. Meron siyang binibenta na mga pants. Ayun, yung mga trending ngayon. Binibenta niya yun. Maglalagay ako dito ng pictures. And, nasa my day niya yan. Araw-araw. Kaya, check it out. And si Chini, ayan, Chini Adan, nilalagay ko dito yung page niya. Actually, wala ata siyang page. Ilalagay ko dito yung Facebook niya. Nagtitinda naman siya. Reseller naman siya ng Rex. Diyan, around Tondo, Manila. Yan. Tapos, pag gusto mag-inquires sa mga binabanggit ko na small businesses, ilalagay ko yung Facebook and yung page nila dito description box. So, ayan. Ayan, si Mikai, yung kaibigan ko. Nag-ano siya na Netflix. Ayan, talk to her about Netflix and stuff kasi nagpaparent siya nun. Ayan, and also yung R&M Cosmetic. Ayan, nagrebrand ako sa kanya kasi guys. Kasi guys, maganda ko. Maganda talaga yung lip tint niya. Ang binili ko nun and kailan lang siya naubos. Imagine that. Tagal siya ng 3 years sa akin. Hindi nangamoy. Hindi siya nangamoy, hindi napanis. Consistent. So ayun, nagrebrand ako sa kanya. And ayan, papakita ko dito yung nirebrand ko. Ayan. Tinatawag ko siya na Slay Cosmetic. Actually dapat yung Slay Up Cosmetic, pero mas ganda yung Slay Cosmetic na lang. Bigla lang din siya pumasok sa utak ko yung pangalan na Slay. Yan, bigla na lang din siya pumasok sa utak ko. Ayun, yung ginawa ko yung sarili kong yung pinalitan ko yung pangalan ng mga shades niya. Ayun, so actually mahirap din pala siya, no? Kasi ikaw yung kung ano yung team, actually hindi team eh, kung ano yung kulay, tapos kung ano yung mga magiging names ng shades, ganun. So imagine that, nag-rebrand pa lang ako pero I know the struggle na. Which is sobrang liit pa yun, sobrang liit, sobrang babaw pa yung struggle na yun kumpara sa kanila mismo, na sila mismo yung gumagawa. Nang binanggit ko guys, nasa description box below. Super exciting lang itong video na to kasi Beauty Queen Boutique. Ayan, Beauty Queen Boutique. Ito yung YouTube niya and ito, this is her page and her YouTube account. So, check it out. The CEO of that business, she's young. She's young. Younger than me actually. She said she's only 14 years old, turning 15. Yeah. Guys, kung kaya niya, kaya mo din. So, kung nag-iisip ka na, nagdadalawang isip ka kung mag-i-start ka ba ng small business. Yung business naman, kung kahit ano naman yun na kaya mong gawin. Yung ikaw mismo, yung hobby mo, or yung kaya mong gawin, yung gusto mong gawin. Kasi ayun yung importante, yung love mo yung ginagawa mo. Kasi kung gusto mo yung ginagawa mo, aangat ka. Nasa tiyaga lang siya. Sabi nga nila, di ba? Pag may tiyaga, may nilaga. Hope you guys like this video. Give this video a thumbs up. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye! And all-